right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right. Ayan ang naipangako ko, magbibigay ako ng isang video basic tutorial about sa plumbing. So guys, so tungkol tayo guys kung paano ang tamang paggamit ng fusion machine. So basic na ito guys, then next yung mga susunod pang mga ano, techniques and ideas. So ito guys, yung fusion machine ko ay isang washer nozzle na nabili ko sa isang mall or steam. So maliit lang ito guys, so tatlong talim lang siya guys, or dice, 25, 20, 32. So may mga maliit, may mga malaki pa nito guys, hanggang ano to guys, 160mm or kumbaga sa ano, yung 6 yung isa is 160mm. So papakita ko sa inyo guys yung tamang paggamit ng fusion or paghinang ng PPR pipe. So okay guys, siset up muna natin guys. Okay, ito guys. Mura lang ito guys, kung talagang gusto nyo mag-focus sa pagiging plumbing o pagiging plumber, mura lang ito guys, ano, mag-provide na kayo nito guys. So dito guys, yung 20mm lang yung ikakasa natin, yung ipapakita ko sa inyong tutorial. So okay guys ha, i-set up natin guys. So ito guys, pag once na naka-power on na ito guys, mag-ilaw sa dito guys yung kulay red. So okay guys, i-ano ko man siya guys. So ito siya guys, oh. Oh, wait lang guys. So ito siya guys, pag once na naka power on na siya guys, magla-light on yung red light. Then pag once na pwede na siya guys or mainit na siya, yung green naman siya guys ang mag-light, mag-light on. So okay guys, so medyo maxi yung ating guys yung extension. So ito guys, so once na bumili kayo ito guys, may kasama na ito guys na anong ito yung allen wrench niya, yung pampihit dito yan guys. Once na nag-loss, higpitan mo lang siya guys. Then pag mag tatanggal kayo, ito rin yung guys gagamitin nyo. Saka itong screw kasama yan guys, kasi once na magtatanggal kayo, yan kagapay nyo siya guys pag ang tatanggal. So guys, so yung tamang technique guys yung papagat ko sa inyo, o idea o tamang kalaman pag hinang o pag fusion ng TPR pipe. Guys, may sample na ko rito ng ano. So ito guys, yung 20mm or 1/2 pipe na PPR pipe guys, saka yung fittings niya na elbow. So ipapakita ko sa inyo guys yung tamang paghinang or pag install nito guys. So guys, so before kayo guys mag ano ito guys, make sure na linisin niyo muna to guys ng mga ano niyo sa pagkating. Kasi once na pinabit mo lang or pinag-joint mo na yung dalawa, yung fitting saka yung pipe,
Itong mga ano guys, didiretso to sa mga faucet na magkukos ng mga bara or sa shower, magkukos siya ng mga bara. So, mas maigi kung malinis yung loob. Sama nyo na rin guys, pati yung labas para mas maganda yung hinang ng pag-drain natin. So, okay guys. Check lang natin guys kung naka-green na siya. So, wala pa guys. Kulay red pa siya guys. Okay, sa mga kasamang kong mga katubo dyan, welcome, welcome dito sa channel ko, sa The Reality Channel. So, ito guys, yung tamang ano lang guys, tamang kalaman. Kasi marami tayo guys, maraming mga baguhan na syempre kulang pa sa experience kasi napakalaga ng experience guys pagdating sa pagiging planner. So, ito guys, bilang pag-share para mas malaglagan pa yung mga kalaman nila bilang mga newly plumber o nagsisimula pa lang sa profession na pagiging tubero. Guys, check natin. So, okay na guys siya, oh, kulay green. Kasi pag kulay green siya, it means na ready for joint na siya, ready for run na siya guys. Mas maganda yung hinang niya. Kumbaga, iwas leak talaga. So, ito guys, make sure na mas maganda, lalo na kung mga baguhan, na mayroon maglalagay tayo ng tanda. Yung 1 half inch lang yan guys, dito 1 half cm, I mean. So maglalagay kayo ng tanda ng lapis. Bilang palatandaan na hanggang dyan lang yung ano nyo. Kasi pag na, sobra nyo to sa, pag ano dito guys, pag salpak, yan yung magkukos na liliit yung butas niya rito. Maliit pa, liliit na magkukos na konti na lang yung papasok na pressure ng tubig or na volume ng tubig. So, make sure guys na maglalagay ko ng tanda na bilang ano, para makita nyo kung paan, kung hanggang saan lang nyo siya ididiin. Then, isa pang ano guys, idea, dagdag kalaman, make sure lang guys na hindi nyo siya guys na ma-overheat or masubrahan sa salang na magkukos na ma-over siya guys na ma-over na lalambot siya na magkukos din na lilit yung butas niya. So, papakita ko sa inyo guys yung example. Nambawa na. Ito guys ha. So, ito guys, tatansya nyo lang sa guys. Lalayang guys yung pag ano niya, diin. Then, titingnan nyo yung tanda ng lapis nyo. Then, isasabay nyo lang yung fitting sa pagdiin. Sabay lang siya guys. So, ito guys, sample lang. Di ko muna sinama yung fittings. So, okay yan guys. Ang ganda ng losaw. So, talagang maganda yung fusion pa natin guys. Ito yung guys, once na sobran nyo guys yung or wala kayong tanda, mawawala kayo kung hanggang saan lang yung dapat na didin nyo. Then pag nasobran kayo sa salang, hindi nyo matansya. Ito guys yung mangyayari guys. Yan guys, oh. Pag nasobran, sobrang mahaba yung din nyo. Tapos pag sobrang lusaw, once na sinalpak yung nasera ito, ito sa dulo maggaganon siya guys, oh, na magkukos na pwedeng lilit yung butas. So it means konti na lang yung dadaanan na bulyo ng tubig or magkukos pa siya ng bara once na may nakapasok na maliit na mga butil or ano, na magkukos na ng bara. So make sure guys na may tanda kayo kung bago pa lang kayo or then matatansya nyo yung pagsalang. So ito yung guys, pagkato sa inyo guys. Maglalagay ako ng tanda. Then yung pagdiin nito guys, sasabay nyo lang siya guys. Ito yung elbow natin fitting. Sasabay mo lang. Then sabay lang guys. Kung ano yung din nyo sa kabila, ganoon din sa kabila. Then tatansyahin nyo. Kung ano lang to guys, 3 to 5 seconds. Kasi 1 half size na pipe lang to. So, I hope guys na susundan nyo guys yung tutorial ko guys. Napaka-importante nito guys, lalo sa mga baguhan.
Okay guys, okay na yung tanda natin din sa kabila. Then malambot na siya. Tatansahin lang natin siya guys. Ready na guys. So tapos ganun lang siya guys. Oh. Then wag nyo muna siya guys i-release. I-maintain nyo siya guys ng ilang seconds. Then pagkatapos ng mga ilang seconds, hihipuin nyo siya guys ng pag-anon. Make sure na makalapat siya. Kung ma-fix talaga, no? Walang dikit na dikit talaga siya guys. Yun. Oh guys, ang ganda ng inan guys, oh. Titingnan nyo guys, oh. Ganyan lang guys, kaya simple ang pag ano, tamang pag-join ng PPR5 sa kanang fittings. So, napaka-simple lang guys, pero simple yung tingnan, pero kung wala ko guys na sapat na idea o kalaman, malamang guys na magiging borilyaso yung mga gagawin natin. So, okay guys. Next guys is yung next video ko guys. Tuturo ko naman sa inyo guys. Na if ever guys na magkamali kayo sa lagay or sa mali yung pihit nyo, siyempre puputulin nyo. Or if ever na nagkamali kayo, tapos naputol nyo, ibibigay ko naman sa inyo guys yung idea. Halimbawa ganito guys, ito yung mga wasted fittings na to guys. Pinukuha ko pa to guys kasi pwede pa to. Ang nangyari guys, pinutol niya dito guys. So ito guys, magagamit pa natin to guys. Ito guys yung aabangan nyo sa next na video tutorial ko guys. Yung mga wasted na fittings, i-reuse pa natin sa guys. Kasi sayang din. So okay guys, that's all for today's video guys. So I hope na nasundan nyo, at kung bago ka lang dito sa channel ko at napadaan to sa video mo, itong video tutorial ko, pakiiwan naman guys ng isang like at pakiclick ng subscribe button at hit mo rin guys ang notification bell kasi marami tayong mga basic sunod-sunod din guys, step by step sa makabisado natin yung about sa plumbing. So make sure guys na may hit nyo yung bell button para una kang ma-update sa mga susunod kong mga video na i-upload sa channel din. So keep on connecting lang guys, keep on connecting sa The Reality YouTube channel. So that's it guys, thank you and God bless.